Ha? Masakit pakinggan. Aminin natin at hindi. Ito yung diskriminasyon na matindi ngayon eh. Graduate ka lang ng Kalamba Elementary School o kaya ng Kalamba High School. Wala kang weta pero subukan mo lasal ka. Subukan mo atinista ka. Subukan mo merinol ka, di ba? Subukan mo letran ka. Oh. Doon kayo nagkakamali. Dahil kung alam lamang ninyo ang nagpapagalaw sa kasalukuyang gobyerno ay mga nagtapos sa mga ordinaryong paaralan at hindi kakilalang binayaran ninyo ng dadali. Anyway, balikan natin. Ito lamang sa UP, dyan po sa may Central Avenue, patuloy pa rin po ang tinatawag na kamkam lupa. At siguro di may pagkakaila. Ito'y may kinalaman aling Florida sa gawin ng Katipunan, Tandasora. Yan. Ay, oo po. Eh kasi nag-umpisa dyan, nag-umpisa sila na ginagamit sa mga taong mahihirap, yung sinasabi nilang professional squatter. Ipapaliwanag po natin yan tungkol sa yung sinasabi nilang professional squatter. Ang ginagawa po nilang pagdidemolish dyan, kagaya nitong sinabi ni Aling Tonya, ni Katonya, na dinemolish sila ng walang court order, kasi paano magkakaroon ng court order, hindi naman sila nagdidemanda. Ganyan din ang nangyari dito sa Along Tandangsora noong 2016. Ang nagdemanda dyan ay mga residente na. Okay. So kami na yung nagdemanda dyan laban sa mga mangangamkam ng lupa. Dahil patuloy nilang tinatakot ang mga tao na ganito, ganyan-ganyan. Eh ang nangyari po dyan, bago pa man kami mag-hearing, pangalawang hearing pa lang, nang hingi sila ng tinatawag nating motion to file their answer, uh-huh. 15 days. Ang ginawa nila, bago sila nakasagot, bago umupo si Pangulong Duterte, nag-demolish sila. Sinong gamit nila? Mga pulis, 300 na pulis. Nagpakawala sila ng 300 na preso na pinagamit nila ng mga Chinese na ID. Yun ang mga nagbabakbak, nag-uusap kayo, pero ang mga demolition team na yan. May mga pagpapatunay kayo niyan, yung sinasabi niyo yan. Ay, oo. Oh, sige, okay. Marami tayong patunay dyan. Sige po. So makikita mo, lahat ngayon, tinatayuan na ng Ayala Corporation. Magmula pa rito sa may Along Tandangsora, hanggang dyan sa UP, hanggang Balara Filtration, na sila kung tutuusin sila ay concessioner. Hindi naman sila dapat makialam sa property. Oh, parang ano yun parang kaldubang. Oh, pamamahala lang ng tubig si kaldubang ang kanila. Si Yuloy, Azucarera, Sindero, from Negros Occidental. At ang gamit... Nilis lamang niya yung kaldubang. Ngayon, inakin na nila. Magkasama pa si Ayala. Tsaka, ewan ko buhay ito. At ang gamit kasi nila, yung sinasabi nilang RA 7279, Republic Act 7279, ha, na kung titignan mo, maganda naman yung nilalaman. Yun din ang gamit kila Kato niya Maganda yung nilalaman yan kasi ang tinitignan nila, yung linisin yung mga, sabihin na natin, ang nakalagay dyan, yung mga waterways, yung mga nasa estero, yung mga bumabahan na lugar. Danger zone. Oo, yung tinatawag nilang danger zone, yun yung karamihan na ginagamit sa mahihirap. Pero pagkatapos nun, titignan mo, pinapatayuan na nila ng building. At yung mga mahirap, yung mga mahihirap ako diretsuan, pabuka po ng Ayala. No? Huwag kayo magagalit. Kayo po mga na bumili dyan sa lupa sa Nubali. Hindi po ako nananakot sa inyo. But gusto ko magkaroon ng kasagutan ng maayos, maliwanag, katotohanan para lamang sa kabatiran ng mga tunay na dapat magmay-ari ng area na yan, ng kalubang. Ang style ng Ayala, babakuran niya. Isang pasukan, isa lang din ang labasan. Oo. At kapag ka nagkamali ka, pagpasok mo, malamang hindi ka na makalabas. Or paglabas mo, malamang hindi ka na makapasok. Itong estilo kagaguan na to, matagal na po ito, Mr. President. Kaya, we hope you're listening. Kayo pong mga nandiyan sa Borloloy, particular dyan sa Malacañang Palace. Sana mapakinggan po ninyo at mapanood ninyo itong problema ito. At hindi lamang ito. San damukal na problema. Hindi birong problema kapag lupa at titulo. Isang din lang kung bakit yung pagbisita ko dyan sa Sagay, sa gawi po ng Bacolod, after 5 days na iniwan ko at nililinaw po namin yung lupa titulo dyan sa mga Maro, siyam ang patay. At sinasabing pinatay daw ng NPA, hindi po ako mapapaniwala ng ganon. Hindi po ako mapapaniwala. Pasensya na po kayo. Prangkaan at diretsuan. Sanay po akong lumalakad ng ako lang mag-isa. Ang point ko lang, wala naman po kaming inargabyadong tao, kundi paglilinaw sa lupa at titulo.
Yan lamang po yung ginagawa namin. Kagaya po na sinasabi ngayon ni Ma'am Florida, dito po sa sitwasyon ngayon ng lupa, ultimo yung mga taga-payatas. Makinig po kayo, wala kayong hawak na titulo. Bakit? Bakit wala kayong hawak na titulo? Bakit wala kayong pinangangawakan na talagang kayo na po ang nagmamayari kung yan man ay ipinagkaloob ng gobyerno o in-award? Bakit walang dokumento? At yun po yung tanong ko kay Aling Antonia kanina. Since na kayo po ay tumira ng 30 taon, diretsuan ito, advice ko lamang, baka mali ako, correct nyo rin ako, no, ha? Kung meron kang 72 square meter na alam mong bayad ka na at binayaran mo na, voluntaryo, ibayad mo na ng tax. Pero sinasabi ng assessor, Sir Joey, may nagbayad na ho eh. Ano gagawin mo ngayon? May nagbayad na nung tax pero hindi under your name, which ikaw yung nag-ulog, ikaw na yung nakaposisyon for the past 5 years, abay pinutukan ng ewan. Ang kapal ng mukha nitong mga to para gumalaw ng gumalaw. Nang ganyang katarantaduan na sistema sa lupa, di ba? Meron pa hong isang sistema dyan na ginagamit nila. Sige po. Kahit na nagbabayad ka ng tax, pero pagka nagustuhan yung lugar na yan, ay bigla kang pa-i-stop ng ano eh. Ng assessor's office sa pagbabayad. Dahil may nagbayad ng kaso. Dahil merong nagkagusto sa lupa at sila yung nagbabayad yung kaso na yan, Sir Joey, siguro di naman may pagkakailain. Hindi na ako tutukoy kung sino man yung media rito na talagang ano, ha? Ako, diretsuan eh, as media practitioner, as broadcaster, ako, pagka may mali po ako rito, sabihin nyo na kagad, mali. Pero kung tama naman ako, lunokin ninyo yung pagiging tama namin. At ayusin naman po ninyo. Diyan lamang sa broadcaster eh. Aminin natin at hindi. Sino ba ang taong hindi mangangarap ng lupa at bahay? At dahil nga ikaw ay pumasok bilang isang OFW, sinakripisyo mo yung pamilya mo. Iniwan mo ang asawa mo, iniwan mo ang anak, mga anak mo. Darsangan mong baka makabili ka ng lupa. Tapos mong makabili ka, nag-down ka. Hindi natapos yung 2 taon, Sir Joey. Iriripan mo yung pera, wala ka nang mairiripan kasi katwiran ng Lancaster. Ibenta na lang natin sa iba. Ito, may lumapit ho sa akin dyan. Lancaster, Cavite. Ngayon, sabi ko sa kanya, ganito ate, mag-request ka sa developer ng authenticity ng OCT at saka degree. Malalaman natin dyan kung sino yung talagang nagmamay-ari ng lupa. Ngayon po, ang ginawa nitong OFW na ito, nag-request. Siya mismo, ni-research siya. Nakakuha siya ng degree. Ang degree hindi tumutukoy sa Cavite. Oh, nakita mo na. Sa ibang bayan. Isang problema na naman yan. So, malaki ho, talaga ho, napakalaki ng problema sa usaping lupa. Aliwanag nga ng sinasabi natin lagi dito na yung decree at saka yung OCT, iisa yan. Ayon yan sa PD 1529. Doon lang tayo bumabatay. Yun lang muna tignan natin. Huwag na muna tayong lumayo kasi masyadong napakalalim ang usaping lupa. Dito lang tayo tumukoy sa PD 1529 na Section 39. Tignan lang natin yan. Una-una, pangalawa, sinasabing pagbabayad ng tax. Sa totoo lang, ang local owner talaga ay nagbabayad ng tax. So nagkakaroon ngayon dito ng double taxation. Okay. Magandang araw, Caroland, sa mga guest niyo po. Good PM, Sir Roland. Bata pa lang po ako, ganyan na ang problema ng mga totoo may-ari ng lupa. Sir Roland, ganit talaga sa lipunan ng mga land grabber na yan. Ayala, Villar, si Laika Espiritu ng Quezon City. Happy listening and happy viewing. Senate Report Number 20, labanan ng mga land grabber ng palupa sa bansa. Ipatupad ang desisyon with compromise agreement, original case 1964. LRC case number 3957. Marlican Center for Community Organization, the land owners and holders of original titles will hold. Ha? Na dapat sana magkaroon talaga ng ano eh, ng marcha na to. I-marcha na natin to. At kung ako tatanungin po ninyo, Sir Joey, magtulungan tayo. Opo. Magtulungan tayo dahil alam ko marami pong biktima ng lupa na gusto pong sumama sa marcha marami na to. Ay, marami hong gusto sumama po. Kung sasasama. Ulit-ulitin ko, saan mo kayong panig ng Pilipinas? Mapa, taga Biskaya kayo, taga La Union kayo, taga Ilocos kayo, o kaya taga Albay kayo, taga Mindoro, tawid kayo na Romblon. Makiisa na po kayo dito sa gagawin natin. At itong gagawin natin, hindi naman po gulo. Kundi isang paglilinaw at ika nga ipagsigawan lamang natin na marami at dumarami na po ang biktima ng lupa at titulo. Gamit po yung hiram na kapangyarihan mula sa boto ng mamamayan
at ayaw na yatang bumitaw sa tungkulin. Pagkatapos ni tatay, ibibigay kay nanay. Pagkatapos ni nanay, ibibigay kay anak. At ibabalik na naman kay tatay. Paikot-ikot lamang silang mga angkapan ng mukha nitong mga to. Yan po ang dahilan kasi hindi nila mabibitawan. Eh kasi nakita nila na ang pamumuliti ko eh pinaka... The best na negosyo. Ako, Sir Joey, I'm not daring any politician. Ano ha? Ako, nagbibigay po ng panyaya kay Mayor Roy Loyola. Nang ngayon ay mayor, dating congressman. Baka gusto niyo mag one-on-one tayo dito sa programa para lamang igangas sa paglilinaw ng lupa at titulo. Mayor Arcilla, we are inviting you live on the air, personally. Ako na po magpapakapi sa inyo rito. Ha? Ako na magpapakapi. Ako na bibili ng pineapple juice, katulong si Bernard. Ha? Para lamang umarap po kayo dito, one-on-one po tayo, lupa at titulo. Siguro, ha? Sir, dinos natin dito yung mga taga-RD. Oh, anyayahan na natin yung taga-RD at magkaroon tayo ng kalakayan. Actually, kung magagawa ninyo yan, gawin na ninyo eh. Register of Deeds, Region 4A, Region 4B, National Capital Region, Region 1. Mag-nationwide muna tayo lahat ng RD. Oo. Ha? Pero ang problema dyan sa RD kasi magpapadala ng representante niya. Hindi silang humaharap. Hindi silang humaharap. Pero anyway, ang malaga, magkaroon na tayo ng ayan. Siguro, using letterhead ng Marligans at ganoon na rin ng on-the-spot action agad. We are inviting you, sir, di ba, to attend. Di ba, lupa titulo, linawin natin. Ang nagtataka ko rito, huwag ko kayo magagalit, diretso po ito sasabihin ko, after na meron pong mga kumplena dito sa amin, ginagawa ko na po kagad ng letter of endorsement kagad, diretso sa Office of the President. Ha? Eh baka naman dyan po sa Office of the President, meron naman kumukontra tumaharang after issuance ng Presidential Action Center na doon kayo i-re-refer sa LRA na mayroon pang abogado o kundi man abogado yan, eh para bang i-delay ka rin ng i-delay eh. Tataluanin ka rito sa inis eh. Talo-inis, talo sa pamasahe, talo sa pagod, at pagka minaras-maras ka, sumalangit na wasi Ate Rosa, kinamatayan na po sa pagod ng kalalakan sa lupa titulo. Oh, ano gagawin natin pagka ganito, Sir Joey, di ba? FYI po, for your information po, si Mayor Arcillas po yung apelyido, at yung apelyido po ng RD ng Kalamba ay Arcillas din. Arcillas. Wow. Hindi ko po alam kung anong relasyon nila sa isa't isa. Oo. Parang yung Peer State nga, nagtataka ako eh. Yung Peer State tsaka yung Carmona Development Corporation diyan sa Carmona, nung binirify ko sa SEC, wala kang makikita pangalan ng politiko. Pangalan ng patay na tao ang makikita. Ha? Ano ba ninyo doon sa Southwood? Kung ilan na nakatitulo doon, nahawak ko titulo, 5 patay na. 5 taon na yata nakalibing. Oh. Ako, diretso ko sinasabi yan, Mayor Roy Loyola, kayong mga na-RD na nandiyan sa Tres Imateres, kayong mga nandiyan sa Kapitolyo, ng Cavite, magdiretso tayo, ang bilis ninyo, ang galing din ninyo, pagka nakita ninyo may gumalaw na media, mabilis pa kayo sa kidlat kung gumawa ng ikang ay Ocus Pocus na dokumento, kunin kayo ni Lord. Meron pa dito sa Quezon City. Akalain mo yung isang ginamit nila na tao para matransfer yung ownership ay hindi alam nung tao. Nasa kanya ay pinangalan. Ganyan din po nangyayari sa Laguna at Cavite. Oh. Grabe. Opo, si General Balbanero po matagal nang patay. Lot 1623 dyan po sa Pooknia Road, pero nagawan pa rin po ng paraan ng Cumberland na sa kanila mapapunta ang titulo. Okay. Sandali lamang at nakatutok pa rin sa atin si Borderos, si Michael at si Candice Kate Kirubin, si Medina. Mapilay siling hanapin mo yung mga taga Alaminos, Pangasinan. Istabay mo na all unit. Istabay Balita Patrol. Maswerte tayo o kaya binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng isang pagkakataon para ipaglaban ang ating karapatan. Hmm. Dahil ang ginagamit nila sa atin ay 7279 na palaging yun ang nagiging basihan nila para paalisin daw yung mga squatter na dapat ay ito ay mga professional squatter na matatawag ay sila. Pero ginagamit nila sa atin, may butas yung batas na ginagawa nila para sa atin ano. Ito na yung pagkakataon natin para tayo ay sinasabi ni Sir Roland na tayo ay magmarcha para ipaalam sa ating gobyerno ngayon. Pagkakataon natin ito na nandyan si Pangulong Digong para pakinggan tayo at sana naman panawagan din natin na tayo ay mabigyan ng kasiguraduhan
hindi man 100%, pero yung kagaya nating mahihirap ay mabigyan ng kasiguraduhan na tayo ay matutulungan pagdating sa palupa. At ito ay maitama ayon doon sa tamang dokumento at hindi yung purong pinalsipika lamang. Bibigyan kayo ng Certificate of Occupancy pag umapply kayo ng pabahay sa gobyerno. Pagkalipas ng ilang taon at wala na yung nagbigay sa inyo niyan, makakamkam na naman muli. Iba yung talagang dokumento ng ownership na panghahawakan natin. So yun sana ang nais nating talakayin sa susunod pa na mga pagkakataon na tayo ay magkikita-kita, ay pwede nating italakay yung tamang dokumento o tamang pagbabasa ng Certificate of Title at yung tinatawag nating titulo talaga na ka-safekeeping sa LRA. Malaki ho ang pagkakaiba nun. So, kailangan po nating malaman lahat isa-isa. Dahil kung tayo ay walang pera, ang may kukontribute lang natin ay marunong tayong matuto tayo sa mga dokumento upang alam nating ipaglaban ang ating karapatan. Yun lamang po at ibabalik ko po kay Sir Rota ang sige. Mic. Punta naman natin si Ma'am Antonia Vallejo, ang biktima. Ilang pamilya nga po kayo ron na illegally demolish? Nasa 300 po. Okay. Sige po, at nasa inyong pagkakataon? Hustisya po ang hinihiling namin. Mabigyan ng katarungan yung may 300 pamilya na kung saan ay dinimolis noong panahon na yon, August 26. Sapagkat magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin po kami naniniwala na kami ay mabibigyan ng hustisya. Ang lahat po ng ahensya ng gobyerno sa ngayon ay nasa kanila lahat yung mga kapangyarihan. Pero naniniwala pa rin po kami sa mga dokumentong nakita namin, ipinapakita at ng sinasabi ng Maharlikans. Kaya nandito po kami at patuloy na sumusuporta sa mga Maharlikans. Kami po ang mga taga-Kamao, kaisahan ng mamamayang aktibo at organisado sa bayan ng Santa Rosa. Anti-graft and corruption advocate po kami. Kaya kumbaga lahat po ng mga nangyayari sa ating bayan, katulad po sa Eton City, na hanggang ngayon hindi pa rin po nababayaran yung mga magsasaka, matagal na panahon na rin po. Ganon din po doon sa Barangay Pulong Santa Cruz, yung mga barakyo na kung saan nabenta ni Mayor at ni Kapitana po yung lupa nila sa may Toyota. Ibig niya sabihin, Aling Antonia, sa Eton, marami pang hindi nababayaran. Marami pa po mga magsasaka na hindi pa nababayaran. Buti ganun na lamang pala nakasadya kayo rito dahil kung hindi ako mismo di ko alam na gano'n eh. Na one reason kung ba't sabi ko, mas mabilis na nag-develop ang Eton. Ibig sabihin, Lusyutan po yun. Lusyutan naman yun. Opo. Talaga lahat ng mga mayayaman, ano? Opo. Ah, sige. Sige, patuloy po ninyo. Ganun din po dito sa Barangay Don Jose, yung mga magsasaka rin po na hindi po nabayaran ng kanilang mga developer na noon ay dinimolis din po, lalo na ang Sitio Pagoyo na dinimolis rin po. Kami rin po ang tumulong doon at ngayon ay nasa isang relocation na hindi naman natin malalaman kung sa pagdating ng panahon ang relocation na yon ay magiging kanila pa rin. Ganon din po. Hindi ko alam na ganon yung Don Jose. Akala ko okay na yung Don Jose. So may problema rin pala yung Don Jose. Yulo din po yun eh. Yulo pa rin? Opo. O, kita mo na. Ang lawak ng ginalawa ng anak na teting talaga oh. 241 ba yan? Nakakainit talaga ng ulo eh. 241 po yan. OCT 241. Na kung titignan po ninyo sa record ng LMB at saka ano, iskansilado. At talo sila sa kaso. Kaya nagtataka ako, sabi ko, ano nangyayari? Bakit ganun ang nangyari? Kaya nananawagan po kami, Pangulong Duterte, na kung saan kayo lang po ang makakaunawa sa problema naming mga mahihirap, lalo na po dito sa parte ng Santa Rosa. Teka, sandali ha. Meron lamang ako isang concerned citizen, live wala dyan sa may gawin ng City Homes. Maganda nga po, Mr. J. Maganda nga po. Oo. Anong nararanasan nyo sa City Homes? Ang problema kasi ron, pinasasara yung drainage
namin sa City Homes. Oo. Nanapong ko naman ng dokumento yung presidente sa City Homes. Kung meron silang right of way. Okay. Hindi namin siya makontakt sa ngayon, ano ha? Pero anyway, we're trying to get in touch with this homeowner's president in the name of Tess. Ang problema ngayon, gusto ko rin malaman, ilang kayong mga nakabayad na ng lupa at bahay dyan sa may Plaza Homes o formerly City Homes na ang sinasabi ninyo, Lorenzana, ang parang Clement. No. Mga ilan pa kayong hindi nakabayad? Dahil sa amin kasi bayad na. Pero wala kayong hawak ng dokumento. Wala pa kami titulo. Wala pa. Maraming hinihingi requirement. Hindi pa nakukumpleto. Sabi ko, babalikan ko pagka nakumpleto. Pero sige. Pagkakalang ko, marami pa rin yung walang dokumento. Sige. Anyway, Mr. J, maraming salamat ha. Maraming salamat at babalikan natin yan at gagawa tayo ng isang ugnayan at talakayan live dyan sa may gawin ng Plaza Subdivision o Grand Plaza. Okay? Okay. Ayan, narinig ninyo at live mula sa taga Cavite. Siguro, Carolan, ang advice ko sa kanila, no, i-check muna nila yung OCP at yung decree ng dokumentong hawak nila. Pero boss, bayad na eh. Hindi. Almost 5 years na talagang inulugan eh. Palagay na lang po natin na hulugan at nabayaran lang yan. Pero paano natin mapapatunayan yung dokumentong yan ay totoo? Kaya nga ang suggest ko, i-check nila yung OCP at yung decree. Kasi ho, yan yung sinasabi dun sa batas ng PD 1529. Uh-oh. Para malaman mo kung sino ang lehitimong may-ari. Baka magbabayad sila, hindi rin pala yun yung may-ari. Hindi, teka muna. Ang sabi niya, bayad na raw sila 5 years na. So, hindi pa sila nagagawa ng certificate of kaya title. Nga. Ngayon, ang certificate of title, kaya hindi raw magawa-gawa dahil sa marami pang hinihingi sa kanilang requirements. Ang isang katanungan ko dyan, bakit sila hihingan ng requirements? Uh-huh. Na, pag ikaw ay kumuha, nag-acquire ka ng isang lupa sa subdivision, kumpleto ka na doon ng dokumento na kakailanganin nila. Kasi naka-ready na supposed to be yung mga yan. So, sa akin, nakikita ko na baka sila ay nagki-create pa lang ng bagong OCT. Nagki-create pa lang sila ng mga bagong dokumento na kung saan ay parang magkaroon ng i-issue sa kanila. Kaya ang payo naman ni Joey is tignan nilang maigi yung i-issue sa kanila kung saan halimbawa magkaroon man, tignan nilang maigi yung decree number pag-aralan nila at saka yung OCT at saka yung TCT. Kung yun ba, kasi marami na kaming nahawakan, sir, na mga kaso na pagka ibinigay yung OCT, edi may mga technical description yan. Ipinapaplating namin yan sa geodetic engineer. Okay. Nasa linya ko rin si Conrad. Conrad, happy listening, happy viewing, happy new year. Kayong mga nadya sa gawin ng Caruana, kumusta problema sa lupa at titulo? Inaayos ko po natin, Caruan. Kakayanin ba sa kabila ng ikangang kinamatayan ng isang Ate Rosa yung problema sa lupa titulo? Biyawa po si Lord, baka po sa ali. Sige. So, sana manyaya namin kayo sa isang ikangay panawagan na ikangay marcha to para sa lupa titulo. Kayong mga biktima dyan sa gawin ng Carbona, particular dyan sa boundary ng General Trias sa Conrad. Apo, sige po. Okay, maraming salamat. Okay, so Sir Joey, at last 5 minutes tayo. Ang sa akin na lang ho, ang pahabol ko, nawa po sa akin lang ay maipatupad na ang decision with compromise agreement. Maipa-implement na po yan para hindi na tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa usaping palupa. Yan lang po ang hinihiling namin. Okay. Hanggang dyan lang po ako. Yun lang po ang hinihiling ko. At to what extent ang kayang tindigan ng Maharlikan sa problema sa lupa dito, no? Actually ho, kung ito ay... Yeah, kasi, kaya ko natanong to, Derech Juan, merong isang announcer sa radyo na tanggal sa pagiging announcer dahil lamang sa pagtulong sa lupa at titulo. Correct. Isa.
maraming ayaw magbigay ng programa sa radyo dahil kapag tinatalaga, binabanata, sabi nila, itong mga malalaking sponsor nila ng mga oligarki. Okay? So sa akin di ko ano yan eh, di ko katatakutan yan eh, sanay na ako ng ganyan eh. Tumanda na tayo ng ganito eh. Ano ang laban talagang pwede pang gawin? Ah, nakikinig din si Chris Yu at saka si Laura. Ah, patuloy na nakasubaybay po sa atin sila si Chris at happy listening na lang at kung hindi ko po kayo mabati, pasensya na kayo. Sige, Sir Joy. Ito na po, nasa dulo na po tayo. Ang mga dokumento natin, nasa ibabaw na ng table ng Pangulo. Sige, oh. Upang makausap niya ang ating administrator ng Maharlikans na si Kadani upang ang decision with compromise agreement ay maipatubad na upang ang taong bayan ay hindi na nagkakaroon ng problema sa usaping palupa at lalo na po ang ating mga kababayang maliliit na niyuyurakan ng mga matataas. Yan lang po. Maraming salamat po. Sige po. Okay, maraming salamat. Okay. So, inabot na tayo ng oras ng pamamalam. Again, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, lahat po ng ikangay ating televiewers, hindi lamang nationwide, worldwide, sa ngalan pa rin po ng inyong likod, Roland Hota, panabagan po namin sa mga biktima ng lupa titulo, magkarinigan tayong malisaro ng Lunes, bago magpalit ng taon, magyugyugan tayo ng katotohanan laban sa lupa at titulo na lilinawin po natin. Again, ang inyong lingkod, Roland Hota, tatag ng isipan, tibay ng dibdib, lakas ng pangangatawan, handang makibaka sa katotohanan. Happy listening and happy viewing. Bye-bye! Said the night wind to the little lambs.